Good morning, guys. May i-share lang ako for today. Naisip ko lang. Para ito dun sa mga may plano at kasalukuyang nagsusugal. Mga may plano magsugal or kasalukuyang naa-addict sa sugal. Isa lang masasabi ko. Walang nananalo sa sugal. In the long run, walang nananalo sa sugal. At sa huli, lagi kang talo. Okay? Pwede pang mag-end ka sa utang or miserableng buhay. At wala kang peace of mind. Kasi nga, nasira na lahat. Pwedeng pati family mo masira dahil ang sugal, di ba? Hindi naman na bago sa ating lahat na ang mga kwento ng mga sugarol, sama-sama na pupunta. Mag-share lang din ako ng experiences ng iba na nagsugal or kakilala ko na nagsusugal. Siyempre, kapag beginner ka, mananalo ka talaga or malaki yung chance mo na manalo ka kasi yan yung way nila or ng mga nagpapasugal para may bumalik at ma-addict yung kung sino mang tawag dito, kliyente nila. Pero sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima mong balik, mas malaki pa rin ang possibility or mas malaki talaga ang chance na talo ka. Example, kahapon nanalo ka ng sige sa maliit, sa ano lang tayo, sa mga small time gambler lang tayo. Nanalo ka ng 8,000 pesos yesterday. Ngayon babalik ka, matatalo kang 20,000. O, di ba? Ano nangyari? Talo ka na agad. Kumbaga, kinabukasan naman, lalaro ka ulit. Mananalo ka sa umpisa, pangalawa, tatalo ka ulit, hanggang sa mahirapan ka ng bawiin yung puhunan mo. Tapos, ending, bawi ka lang, or talo ka pa rin. Kaya, ang hirap. Sabi nga, mahirap sumugal. Mahirap magsugal. Pag, unang-una, pag sa literal na pera, pag nagsugal ka, umpisa pa lang, talo ka na. May narinig pa nga akong kwento na sabi ng kaibigan ko, yung isang mother, pregnant siya, nagsusugal siya, at yun, addict nga siya sa sugal, kaya naapektuhan yung baby niya kasi hindi siya natutulog. Syempre sa casino, may mga nagsisigarilyo, kahit pa saging air condition yan, yung hangin paikot-ikot lang. Ang naging ending, nanganak siya, nagkasakit yung anak niya, tapos wala pa daw 1 year, namatay na. Yun yung naging effect. Pero, yung babae na yon after ng pangyayari, yung nagsusugal pa rin until now. Pero, syempre, wala naman tayong pakialam sa buhay ng iba, diba? Pero, hanggat maaari, kung hindi pa huli ang lahat, wag na lang tayo magsugal. Kumbaga, kung may pera ka man ngayon, kahit magkano pa yan, itabi mo na lang. Or bumili ka na lang ng pagkain. Siguro, mas okay kung magsha-shopping ka na lang. At least, di ba, mapapakinabangan mo. Pero pinaka-best way para madoble yung pera mo, sabi nga doon sa nabasa kong post. Mas okay daw, ang safest way daw to double your money is to put it in your pocket. Di ba? Magandang quote yun. Applicable talaga yun. At saka, yun ang dapat talagang gawin. Ano ba bang i-share ko? Siguro yun lang. Kasi, ang hirap pag, kaya kung may kakilala tayo na nagsusugal or planong magsugal, huwag nyo na pong subukan. Kasi, masisira lang ang buhay nyo. Lalo na siguro kung yung pera na
isusugal nyo, pinaghirapan nyo. Or kahit sabing natatanggap nyo lang or bigay ng kakilala nyo, kaibigan nyo, or kamag-anak nyo. Basta kahit sabing kung saan galing pa yung pera mo, huwag ka na lang magsugal kasi hindi maganda. Okay? Huwag na sabihin ko. Ayan, paalis na nga ako at kukuha ng perang inutang. Okay? Dami ko talaga naisip, pero pag walang, pag hindi ka employed, no? Dami mong naiisip araw-araw. Parang ano, hindi mo alam kung anong mangyari sa buhay mo, kung paano ka magiging successful. Ang hirap nung ganito, no, na parang ang hirap pag hindi ka productive, or ang hirap pag walang progress na nangyayari sa buhay mo. Kailangan ng, siguro kailangan mag-isip ng paraan para kahit paano may mangyari na sa buhay mo. Wala ka nalang sa sugal yun. Eh, basta yun. Para may mayayari sa buhay mo, huwag kang susugal. Yun lang yun. Thank you! Bye-bye! Oh, flex ko pala yung hair ko off. No! Ayan. God, please, no! Mura lang yan. No! Presyong divisor. No! Ang ganda. Bye-bye. 6.5 hours later.